Kasama pa rin natin ngayon si Dr. Jim Dimagila, ENT doctor dito sa Manila Medical Center. Magpapacheck up tayo kay Dr. Jim. Dr. Jim Dimagila, ito problema ng mga senior above 50 years old. Bakit may hilo-hilo na kami ngayon? May vertigo na, no? Oo. Well, dati walang vertigo, ngayon may... Yung parang pagtatayo ka, pagtitingin ka sa baba. Parang nalulula ako. Nalulula. Mm-hmm. O minsan, sa umaga, pagising mo, may sound na siya. Either minsan parang may hangin, may ringing. Tenga ba yun? Utak ba yun? Sa ENT ba tayo? Sa neuro? Saan tayo pupunta? Well, actually, Doc, when you talk of hilo or dizziness, marami po talaga siyang causes. So, okay. It could be because of the heart, no? Pwedeng high blood. Pwedeng hypertension, pwedeng nagkulang ng blood pressure sa brain, so lightheadedness, pwedeng sign of or symptom ng, for example, may problem sa brain. Marami actually causes for vertigo or hilo. Pero kung halimbawa, pero yung vertigo, check, alam mo naman yung vertigo. Yung umiikot talaga. Umiikot. Ngayon mo na yun, di ba? Yes, Doc. Actually, Doc, yun yung tinatawag natin na benign positional paroxysmal vertigo or tinatawag natin BPPV. Explain mo para alam nila na sila sige, yun. Dito sa BPPV kasi sa benign vertigo, ang nangyayari kasi nagkakaroon tayo ng mismatch doon sa ating senses, no? Ngayon ho, nakaupo tayong dalawa. Sinasabi ng mata natin that we are facing forward sa camera, nakaharap tayo sa camera. Tapos yung katawan natin nakaupo. And then yung tenga kasi natin, may mga maliliit na canals doon, tawag natin semicircular canals. Okay, yung na yun, may yun, opo, yung para siyang yung tatlo, tube, yung tatlo. Ang galing ng tapos, semicircular. Tapos yes, semicircular. Okay. Tapos meron siyang maliliit na bato, as in actual na bato, made out of calcium na lumulutang doon sa fluid na yun. So every time we turn our heads, gumagalaw yung bato na yun sa direction kung saan tayo nagtuturn. Nasi-stimulate na yung mga maliliit na buhok or balahibo dun sa loob ng semicircular canals, telling our brain yung position natin. So, halimbawa ho, ang galing ng Diyos natin, parang gumawa na sariling compass, di ba? Actually, Doc. Para siyang compass. Yes, ho. Ang tawag natin dyan sa, ano ho, parang layman's terms, is yung ating inbuilt image in-body stabilization. So hindi tayo mahihilo. Sa cellphone, meron kang stabilizer. Yun talaga ho. That's the equivalent sa hearing, sa semicircular. Kahit natin yung ulo, di ba? Steady pa rin tayo. Steady. Yes ho. So paano sa mga kapwa natin o ibang mga senior na nasisira na yung built-in? Ano ba nangyari? Bakit nahihilo na? Maraming reasons, Doc, pero sometimes ang nangyayari kasi sa vertigo. Halimbawa ho, I look to the left ho, lilingon ako sa kaliwa. Pag lingon ko sa kaliwa, yung mata ko sinasabi niya sa brain niya na nakatingin ako sa kaliwa. Yung leeg ko sinasabi niya sa brain ko na nakatingin ako sa kaliwa. Tapos? But yung tenga, sinasabi niya sa brain ko, teka, nandito pa ako sa kanan, nahuhuli dahil siya. Dahil yung mga, ano ba yan? Yung otoliths, otoliths or yung maliit na bato, hindi nakaposisyon ho ng tama. So ang nangyayari ho, nahihilo ho tayo, so talagang umiikot siya. Tapos, as soon as the otoliths na ilagay na, ibalik na sa posisyon, magsa-stable na ulit yung image natin. Kaya yung sa BPPV, ang pinaka-hallmark nito is dapat fatigable siya. Ibig sabihin, nawawala lang kaagad. Kung yung hilo, nahilo kayo tapos nag-last more than... Ilang araw bago mawala dapat? Ay, dapat daw, less than 3 minutes. Actually, more than 5 minutes na hilo, hindi na ho yun vertigo. There could be other problems already. Ulit-ulit ang vertigo, dapat yung hilo lang sandali. After 3 minutes, mag-stabilize. Mag-stabilize. Although, syempre, yung pakiramdam na parang nasusuka, na parang nalulula, that can persist ho. Kala ko vertigo, mga 1 day, 2 days ka. Ay, hindi ho. Hindi ho. Kala manonood ka ng TV, di ba? Yes ho. That can persist ho, yung parang feeling nalula na nasa barko, or parang yung parang unsteadiness, that can persist ho. Pero yung ikot na, yung umiikot talaga yung room, dapat it should not last more than a few minutes ho. I think possible mag-last more than 3 minutes eh. So, paano kung mas matagal yung hilo? Ano na yun? Baka may ibang problem ho, Doc. Like what? Pwedeng stroke ho, pwedeng high blood, pwedeng lightheadedness at hindi talagang hilo.
yung nagkulang sa sugar, so medyo kinulang sa kain, so medyo na nag-lightheaded ng konti. Pagkulang tayo sa tulog, may hilo din eh. Yes ho, pwede. Ano yun? Saan yun? That's stress-induced ho. Pwede it's because of lightheadedness din, because of the utilization or gamit ng sugar ng katawan natin. So more sugar and brain ang hilo. Yes ho, yes ho. Actually, hindi siya true hilo eh. Parang ang tawag natin dyan is lightheadedness. Hindi siya, or syncopal attack in medical terms. Or parang lasing ho, parang ganun ho. Okay. Ang dami na nagtatanong sa iyo, Dr. Jim. Di ako makabango, nahihilo ako. Ano gamot sa vertigo? Ano gagawin ko diyan sa nalulula? I think it's a very common. Very common ho. Ano very daw common. Ang gagawin agad? Anong gamot at anong home remedy? Home remedy. Okay. Ang first thing na kailangan natin gawin actually is halimbawa, you look to the left, no, lumingon ako sa left or tumungo ako. And then bigla akong nahilo. Very common yung tungo. Tungo, yes. Oh. That's actually... Nung bata ako, tumutungo, baliwala. Pero ngayon, may tungo na, whoops. Walang ikot na kaagad, Doc. No? Ano problema sa tungo? What's wrong with that? Actually, most common talaga siya, Doc. Napapansin ko rin sa mga patients. Most and it's the common same yung tungo ho. Sa matanda, hiikot. Lalo na kung medyo mabilis. Medyo mabilis, Doc. Yes, ho. Nagugulo yung compass. Actually, yun ang tinatawag na BPPV talaga, Doc. Kasi benign siya. Ibig sabihin, hindi siya, walang major problem. Oo. Paroxysmal siya. Ibig sabihin, pabugso-bugso. Positional, ibig sabihin, dulot ng posisyon. Pagtungo ninyo. At vertigo, of course, hilo. Oo. So, ang first thing na gagawin ninyo is huwag pumikit. That's number one. Pipikit. Kasi ang tendency pag tungo, tapos biglang nahilo, pipikit, no? Pipikit, tapos ibabalik ka agad yung katawan sa normal na position. Dapat, dilat lang, okay? Huwag pumikit. Kapit, okay? Hold. Kapit or hingi ng tulong para hindi kayo malaglag off the chair. Kapit, tapos dilat lang, tapos hinga ng malalim. Okay, breathe. Hayaan lang muna na yung ating internal compass, gagamitin ko yung term nyo, Doc, yung compass natin internal sa loob ng tenga ay mag-stabilize. Once nag-stabilize na yung ating compass, saka na dahan-dahan bumalik sa posisyon. Okay. Ngayon ho, kung kaya nyo pang i-challenge yung position na yun, better. Ibig sabihin ng challenge is that nakabalik na kayo, nakahinga na kayo. So after a few minutes na nawala na, ibalik ninyo dun sa position kung saan kayo nahilo. Dahan-dahan. Okay, dahan-dahan ho. Tapos, mahihilo na naman kayo. So, huwag kayong pipikit. Just keep your eyes open. Hinga ng malalim. Tapos, aahon na naman. Babalik sa posisyon. Gawin nyo siya several times hanggat sa mawala yung hilo. So, sasabihin ng mga tao, Dok, ba't mo ako hinihilo? Nahilo na nga ako. Hinihilo mo pa ako. Anong nangyayari dun sa otolith? Sa internal compass, bakit maganda inuulit-ulit? Para bumalik ho siya dun sa tamang posisyon. We want to stimulate it na bumalik siya sa tamang posisyon. Hindi ba yung style na yung higa at left and right? Actually, yun yung tinatawag natin na modified D-hole pike. Dick's hole pike yung spelling. Pero siya Eplis. Eplis is ibang procedure parang naman. Eplis. Ibang procedure naman yung Eplis. Uh-oh. So, actually, yun yung modified yung ginagawa natin na nakaupo. Sige, tapos pakita natin yung ginagawa. Pwede rin yun, di ba? Sige. Yeah, Doc. Pwede yung naka 45 degrees. 45 degrees kung hindi dapat. 45 degrees, dapat sa higaan, nakahang yung head. Kunwari, nakahiga tayo. Opo. Nakahang yung head, nakabitin, no, okay. Yung head. Tapos, unang-una, titingin tayo sa kanan. Hindi ba pwede tayo lang nakahiga, lilipat sa kanan? Kailangan medyo nakahang pa. Mas maganda ho nakahang. Kasi para ma-stimulate ho natin yung tinatawag natin na posterior semicircular canals, yung nasa so, likod ho. So, kailangan may nakahawak talaga sa'yo. Mas maganda ho. Pero kung halimbawa, kung wala, di ba, wala pwede naman, pwedeng lang. Nakahiga okay, lang. Alam mo na, left. Oho, tingin muna sa left. Look, left or right? Right tayo. Tapos, after ready to mean sa right, kasunod yung katawan after a few seconds. No? Katawan. Right tayo. Tapos, tatayo tayo. Diretso. Tayo, dire-diretso. Nakahiga tayo niya na. Yes, okay, so nakahiga, tingin sa right. Okay. Tapos, next, sunod yung katawan shoulder. To the right, shoulder. Okay. Tapos, tayo tayo, straight. Straight muna. Upo. As in, upo. Okay. Upo. Tapos, babalik. Higa na naman. Tapos, this time, tingin sa kaliwa. Kaliwa. Okay, tapos kasabay yung katawan. Tapos, upo. Upo na naman. Ano purpose, Doc? Ba't mo kami hinihilo? Gusto natin actually i-reposition yung ating otoliths. Ibig sabihin,
parang may alam akong laro niyan, 'di ba? May bola sa yes, loob. So, tapos ginaganon-ganon para bumalik siya sa tamang posisyon. Exactly 'yun yung principle ng ating D-Hall Fight tsaka Eplis. So pag nahilo, huwag matakot, hiluhin lang yung sarili. Yes, so, pero make sure lang, ito lang ho ang advice ko, baka gagawin niyo na mag-isa, hilong-hilo na kayo, tapos gagawin niyo ulit. Tapos baka malaglag kayo sa mga upuan niyo sa mga bed. Saka ang problem ko sa hilo, ito, from experience, yung panic attack afterwards, yung nervyos. Yes, ho. Yes, isipin mo, na-stroke na ako, mamatay na ako. So pag nahaluan ka na ng anxiety attack, it's talagang ano doc, talagang mahirap na siya. Anxiety pa. Actually, yun ang pinaka-common problem sa vertigo. Yes, yung anxiety. Yung anxiety. Oo. So, bukod doon, sabi mo rin, habang nagpapahinga, alam ko ang payot, manood lang ng TV. Tingin lang mo sa isang spot. Siguro, just anchor. Ang tawag natin dyan sa mga libro is anchoring. You anchor yourself to a, parang sa isang spot, no? Tingin lang sa isang spot, kapit lang. And then focus on that spot and then keep your eyes open, dilat lang, hinga malalim, okay? Tapos fix lang hanggat sa mawala yung hilo. Oh, ayan, sabi ni Lai David, pag sinusumpong daw siya ng vertigo, gusto niya nakapikit, mali. Huwag ho. So kailangan natin kung yung kayang, matakol, balance. Yes ho. Dapat marami kang kinakapitan. Kamay at kwet nakaupo for balance. Diba? Yes, yan ang pambalance natin, eh. Mata, physical, pati yung tenga. Yung tenga. At lalo na sa mga nakamotor or yung mga nagmamaneho, kapag nahilo, pull over. Ibig sabihin talagang stop paano driving. Paano kung may suka? Kapag may suka kasi, that's a normal reaction naman ho sa vertigo or sa hilo. No? Pero kung halimbawa, nagsusuka ng susuka buong araw na ho, past an hour, buong araw na ho, magpa-check na ho kayo, baka mataas ang blood pressure. So, pa-check din ang BP. Ibang problem na ho yun. Yes, ho. Tapos, ano naman yung gamot na iinumin? Diba? Usually, nagbibigay tayo ng mga CERC, beta-histine. Yes, ho. Beta-histine. Actually, or yung Studgeron. Ano, yes, how do you, ano bang tamang approach sa pag-inom ng gamot? Kasi actually, wala gusto namang natin makalibre kay ENT. Actually, wala naman hong tamang ano, tamang process, approach. Most ng mga pasyente na nakikita ko after the ER, binibigyan na sila ng Cinarazine, no? Ano? What's Cinarazine? Studgeron. Studgeron ang binibig. Anong dose? Usually, nasa mga 25, minsan 75 milligrams. Once a day? Twice a day? Mga once a day. Pero for usually, how long? As needed lang ho, with a vertigo. Cinarazine, 75 milligrams once a day. For a week? Mga a week. Pero ako ho, personally pang ho, tenga, sa o pang utak siya? Actually, pang hilo ho. pang dizziness. But personally ho, mas gusto ko yung response nung beta-histine than so cinarazine. Either or, pwede siya either or. Studgeron, alam ko pang matanda yun eh. Pwede naman sa mga babata. Pwede rin. Tapos, pwede rin yung CERC na pambata or pangmatanda. Pangmatanda, opo. That's ano nga? Meclisthenes? Ano ho? Beta-histine. Beta-histine ho. Beta-histine. Ilang milligram gusto mo ng CERC? 8 milligram, 16, o 24? 24. Usually sa ENTs ho. Makas mo mag-24 ho. 24 kami ho. Sa ENT, sa mga ENT ho, it's usually 24 milligrams twice a day ho. Ako 8 milligrams. Paano yung tao katulad ko nakabao na ako ng CERC dyan sa bag? Ano yun? May nervous na. Kasi pag nahilo ka, inumin mo na agad eh. Pwede naman ho. Although, is it really effective itong tableta? Or sa mga na-attend ko ho na ano, na mga seminars, ang sabi nila, yung pag-take ng beta-histine, usually, the longer the better. So, how long usually, do you take CERC? 2 weeks to 1 month. Usually daw ho, according to, ito kung sa, tama yung natatandaan ko ha, according to the studies and the seminars na attend ko, usually take 1 month before mag-e-effect talaga yung full effect yung beta-histine. Then stop na. So, pwede mag-stop after a month or we can continue for 2 months to as long as ano may hilo ho. Meron pa ba ibang home remedy, pagkain, bawas asin? Yes ho. I think the best thing would be to avoid salt. Okay. Avoid coffee. Coffee daw. Avoid alcohol or anything that would cause dehydration ho. Ayaw nyo madry ho. Dapat maganda yung sa hydration. Sabi ko sa inyo, tubig lang eh. Gagaling kayo sa hilo. Bago na to, may dagdag na tayo. So, lahat sila naka-CERC.
ay yung mga antihistamine, yung mga bilastine, may connection ba siya sa hilo? Kasi yung, sa experience ko, yes, yung, parang allergy muna, sipon-sipon, tapos mag-iingay-ingay na yung tenga, tapos may hilo na ako. Yung naman ganun, Doc, ay may isang tinitingnan sila na paano nangyayari yun. It's because kapag nasensitize yung ilong natin ng allergens, ang nangyayari kasi, nagkakaroon ng middle ear effusion. Nagtutubog yung tenga. Yes, ho. Yung tulad nung na-explain ko kanina, kapag may pressure kasi sa loob ng middle ear natin, minsan naapektuhan yung ating semicircular canals, which is nasa loob nung inner ear. So, pwede siyang mag-cause ng hilo. Okay. It's the same principle, ho, nung halimbawa, minsan pag nagsasuction tayo din sa clinic, or if you experience it, ho, nakapunta kayo sa mga ENT doctors, tapos nag-flushing sa inyo, biglang umikot yung, biglang nahilo, no? It's because yung cold water na pinasok sa tenga, nag-cause siya ng effect dun mismo sa organ for balance natin or semicircular canals. Okay. Last lang sa hilo, binigyan natin yung gamot, ha? Binigyan mo na yung first aid, panoorin nyo. Ano naman yung vestibular rehab? Yung ganyan-ganyan, vestibular rehab. Ah, okay. Para masanay sa hilo. Yes, ho. Ayun yung mga sinasanay. Iba sa mga... O yung ibang neuro, ang turo nila, Doc, iganyan-ganyan mo daw yung ulo mo. Yung ulo, yes, ho. Basically, ho, what's that? It's the same principle, ho, as our D-Hall pike at saka yung Epley natin. Basically, so, gusto natin sanayin yung... hiluhin ang sarili? Yes, ho. Para yung ating mga otoliths magbumalik sa position, ho. Or parang dinidesensitize mo siya. Exactly, Doc. Parang ganun, ha. Pag naglalakad ka, medyo tingin konti. Yes, ho. Lakad, tingin. Tingin konti, yes, ho. Tapos yung hinihilo mo sarili mo pa konti-konti. Yes, ho. Parang ganun, ho, siya. Uh-huh. Parang yung sinasabi ko kanina, Doc, na you have to challenge yourself. Pag halimbawa, tumungo kayo, biglang nahilo, kung hindi naman dangerous, may nag-aalalay naman, gawin nyo siya ulit. Ako, para at least tumigil siya. Pag higa ako sa left, yari, papataka ko dito, higa ka sa right, tapos may hilo konti. So, mas madalas kung gagawin. Yes, do it slowly. Do it slowly lang, ho. Tsaka may alala. Okay. Kasi baka bigla kayong malaglag at mas malaking problem mo siya. So, kompleto yes, na yung tips natin tungkol sa hilo, ha? First aid at iba pa. Salamat kay Dr. Jim. Thank you, ho.